naman po ay share ko naman sa inyo kung paano gumawa ng isang crispy and healthy garlic bread. So mga mommies, ito lang po yung ating sangkap. So optional lang po mga mommies kung gusto niyo pong maglagay ng parsley. So ang ginamit ko po dito ay parsley at malunggay. And then isang buong bawang at syempre isang buong butter. Kahit anong bread and butter, okay lang. So unahin po natin itong hiwain natin ng sobrang maliliit ng ating gulay. Hiwain natin ang parsley and then ang malunggay. So pwede rin namang malunggay lang para healthy-healthy and pwede rin naman pong parsley lang. So at this time, gagamit po ako ng dalawa. Anyways, pag nilagay nyo naman po ito sa toasted nyo, hindi naman po siya malasang-malasa. Okay? So, optional lang po mga mommies kung gusto nyo po maglagay ng parsley. So, ang ginamit ko po dito ay parsley at malunggay. Sunod naman natin ang ating butter. So, imamash natin yung ating butter after nating hiwain. So, pagkatapos po nating hiwain ang ating parsley at malunggay. Okay na, nahiwa na natin ang ating butter. Sunod naman po natin ang bawang. So, hiwain yung mommies ng maliliit lang yung bawang para talagang malasang-malasa siya. At kapag kinain, hindi naman yung bits-bits ng bawang yung... Kasi medyo maanghang po yung bawang kapag kinakain. So, kailangan pinong-pino lang siya para hindi siya ganong malasa. Pero, hindi siya ganong maanghang pero malasa siya. So, and then... Sunod na, ihahalo natin dito yung ating minced na garlic. And then, halo naman po natin yung ating parsley and malunggay. So, meron ako ditong pandesal. So, ito po yung gagawin nating toasted bread, ng ating garlic bread. So, ito po yung malalaking pandesal namin. So, ito na yung gagawin nating garlic bread. So, hiwain lang natin ito ng pahaba para kapag kinain mo, makaisa ka nga lang nito eh, solve na solve ka na. So, hiwain lang po natin itong lahat ng pahaba. And then, spread natin yung ating palaman. Alam nyo po ba, ito'y sobrang sarap. Talagang garlic na garlic po talaga ang lasa niya. Sobrang mai-enjoy nyo po talaga ang lasa niya, promise. So, isasalang po natin ito sa ating oven. Huwag pong masyadong malakas ang apoy, mga mommies. Siguro po mga 100 lang. 100 degrees Celsius lang. Pwede na siya. So, alalayan nyo lang po na dapat medyo crispy siya or toasted siya ng konti. Kung gusto nyo naman, malambot lang. Okay! Eto na po. Luto na po ang ating garlic bread. Di ba mga mommies? Crispy-crispy siya. So, try nyo na rin pong gumawa nito. It's very, very healthy po. Lalo sa may mga sakit-sakit dyan.
kasi may bawang po siya. It's very healthy. May malunggay. Yan, healthy po talaga siya. So thank you for watching sa aking video. So huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Thank you for watching my video. Bye-bye.